ay napavideo tuloy ako kasi mga friends ko kasi tanong ng tanong kung okay lang ba ako. Isip ko bakit? Ano pa nangyari? Mukha ba ako hindi okay? Kailangan ko bang magpakita, mag-tumbling sa wall ko para makita nyo na okay lang ako? Anyway, okay lang din naman na concern lang sila, syempre mga kaibigan ko. Pero pagkaibigan nyo ako, tiwala kayo sa akin. Dapat kilala nyo ako eh. Alam nyo naman ako, hindi naman ako tatabla ng mga bashers eh. Kasi na-worried kayo na binabash ako. Ito, buhay pa ako. Wala naman akong depression para matabla ng mga bad words. It's just words, di ba? Hindi ako, wala naman ako sugat, hindi man ako nasusugatan. Kahit buong taon pa sila magbash akin, wala akong ano dyan. Hindi, buhay ako, tuloy yung buhay ko. 2004, nag-start ako ng showbiz. Wala pang social media, guys. Ang nag-ano sa akin, mga kilala ko pa, press people. Hindi nga, natawid ko nga lahat yun ng mga words na hindi pa naman uso dati yung bashings, di ba? Tapos isusulat ka ng mga press. Naitawid mo nga yun, nalunok mo nga lahat yun. Ngayon pa, Diyos ko, it's normal sa social media. Kung malambot kasi puso mo at balat sibuyas ka, huwag kang mag-social media. Pero kung handa ka sa mga bashings dyan, pag kung ano yung ipopost mo, panindigan mo yan. Huwag kang magpapa-apekto sa mga yan. Kasi, Diyos ko, ano bang bashers? Ano ba sila? They're professional ba? Diba, kaya nga bashers, parang kung sa Tagalog pa, basura. Tapos magpapa-apekto ka. I'm okay, guys. Normal lang yun. Tsaka man yung magtiwala kayo sa akin, kaibigan nyo ako, diba? Makapalang mukha ako at matibay ako sa mga ganyan. Diyos ko, natiis ko nga walang trabaho, natiis ko, hindi nga ako na-depress sa jowa, hindi nga ako na-depress na walang trabaho, bashers pa, ma-depress ako, no way. Oh, ang sarap ng heart feel. Oh, di ba? Blueberry cheesecake, sarap. Ay, wag kayong mag-world, guys. Mag-thank you lang ako. Kasi pinagtanggol nyo ako. Mga DDS talaga. Kamakampihan talaga. Alam ko yun. Kasi, alam namin pareho kami ng pinaglaban. Handa kaming walang hiyain ng ibang tao. Basta panindigan lang namin yung paniniwala namin. Ganun yun. Pag may pinaglaban ka, handa ka dapat lumaban. Hindi yung balat sibuyas ka at nagtatago ka. At itong sa mga bashers kayo, ninangat-ngatan ko na kayo kasi wala akong paki sa inyo eh. Hindi nyo ako you cannot touch, di ba? Hindi nyo wala akong social media. Hindi ko nga binura yung mga comment nyo kasi ba't ko buburahin yan? Hindi ko rin naman binabasa. So, isa-isahin ko pa ba yan para burahin ko? And I don't care. Kahit anong sasabihin nyo sa akin. Di ba? Wala namang nagbabago. Okay lang naman ako, di ba? Anyway, doon kayo nagkakagulo sa post ko, di ba? Ito. O ulitin ko ulit. Decision niya na mag-donate sa mga kalamidad. So, wag siyang magbilang, di ba? At hindi kami humingi sa kanya, kaya hindi namin utang na loob yun. Ginusto niya yon, edi problema na niya yon. Huwag niyang sisingilin. At kayo mga fanatic, kayo mga ignorante, kayo para kayo mga asong ulol na habol ng habol sa mga artista, mga taga-bundok. Ano naman ngayon kung magpo-post ako sa wall ko? Wall ko to. Opinion ko to. Wala akong pake. Bakit? Ano ba yan? Untouchable, ginawa niyong Diyos. Mga siraulo pala kayo eh. Sama-sama kayong lahat. Diba? Nagmukha na kasi siyang mayabang ang dating. Entitled siya na parang nakabigay ka lang ng donasyon.
na galing sa solicitation, galing din sa donasyon ng iba. Tapos feeling ano, ibabasyon na naman ako. Okay, fine, go ahead. At least, kahit araw-arawin ko yon, sinabi ko, panindigan ko, at wala akong pake, kahit ibasyo ko. What? Diba? I don't care. Feeling nyo kasi, ano kayo eh, kinukuyog-kuyog nyo yung mga artista. Ayan yung mag-comment kung kayo lang mag-isa. Kasi kailangan nyo ng kakamping. Kailangan kayo-kayo, parang, kung may post ako, ayaw nyo na kayo yung mauna mag-comment ng nega. Kasi wala kayong kakampi. Gusto nyo, mag-comment kayo. Yung may mga comment na nanega doon, tapos sinasakyan nyo. Para kumari marami kayo. So, ayun yung mga kaduwagan. Kasi, ayaw nyo mag-ano eh. Di mag-post kayo sa wall nyo. Di ba? O ako, nag-post ako sa wall ko at sasabihin ko at nag-video pa ako. O, kuyugin nyo ako. Hello. Problema nyo na yun. Porkit libre ang internet. Maghanap kayo ng trabaho, mga asong ulol, habol ng habol sa mga artista, ignorante, pagabundok. Para kayong mga ano, mga, yun, kayo yung nakikita ko sa kalsada na rain or shine, nag-aabang, o diba, nagmukha kayong kawawa. Yung kawawa sa atin kung makapagsalita kayo. Kasi ganito, kasi ganun. Feeling naman, siguraduhin nyo na nasasaktan yung tao. Eh, ganun kayo, dakdak. Eh, ito pa yung mukha ko. Tapos nilagay nyo pa yung naka-ano ko, yung na-warrant ako. Mga ulul kayo. Eh, kung may kasalanan ako, edi sana nasa kulungan ako ngayon. Eh, mag-i-explain pa ba ako sa inyo kung bakit nangyari yun? Diyos ko, hindi ko kailangan mag-explain kasi wala naman kayo mga utak. Malamang hindi kayo makakaintindi. Oh, ngayon yung mga friendship ko diyan na worried na apektado ako sa sa mga bashers. No, sorry. Kaibigan niyo ako, kilala niyo ako, di ba? Hindi pa tayo magkakilala siguro mga syempre nauna ako sa inyo. Charot. Matagal na parahon, lumalaban na ako, nagganito na talaga ako. Kahit wala pa si Duterte. Oo, sanay na ako sa mga ganyan. Pag sinabi ko, at wala lang bawian yun, panindigan ko yun. Oo, kaya kahit man anong sasabihin ng ibang tao, hindi mo ma-please lahat. Mayroon talagang kakampi sa'yo, at mayroon din talagang hindi papanig sa'yo. Normal yun. Kaya wag niyo akong alalahanin, tingnan na tuloy. Napa-video tuloy ako, imbis na nahimik ako sa bahay. Kasi wala naman akong pake sa mga bashers. Tingnan mo, napa-video tuloy ako. Wala pa akong ganda, napa-video ako. O siya, okay lang ako. Basta lahat ng pinopost ko sa wall ko, it's my wall, it's my opinion. It's my freedom of expression and I don't care. Fuck you all. Kung ayaw nyo sa paniniwala ko, wala akong pake. Okay? Bye!